Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming video. Ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est. Nang ibig sabihin ay natapos na ang lahat.
Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon Kristo. Na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa 6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at sa 7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayun din sa 2nd linggo ay natapos na ang 6,000 taon at tayo'y narito na sa 7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayo hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng nagsubaybay sa ating programa dito sa kaharian ng Diyos. Ngunit bago pa po lahat, ay nais po muna naming pasalamatan higit sa lahat ang aming dakilang guro sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na supremo na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982 na naaayon sa sukat sa tinurong panahon ng Diyos. Walang iba ang aming Divine Mentor, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonansha. At sa buong royal family, at ngayon lalong-lalo na rin sa ating Pangulo na siyang mamumuno ngayon sa kaharian ng Diyos, walang iba mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonansha, na siya rin Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ganon din kay King Adolfo Riam Bonansha, ang Chairman President ng Philippine Geotherium Development and Management Corporation. Sa aking mga kasamahan sa bawat region, from Region 1 to Region 12, ang 12 mga apostolis ng ating dakilang guro, sa mapagpalang hapon sa ating lahat, sa lahat din ng mga provincial leaders sa buong Pilipinas, down to municipal leaders, hanggang sa mga barangay leaders dito sa the Kingdom of God o Divine Government of God. Mga kapatid, ang sentro sa pagtatalakay natin sa oras na ito ay ang malaking istorya ng Diyos patungkol sa kaharian ng Diyos, para malaman natin kung ano nga ba talaga ang kaharian ng Diyos. Dahil sa iba't ibang doktrina na naituro na sa mga tao na mayroong kanya-kanyang versyon o paniniwala tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung iba ang tatatungin natin, sabi nila na ang kaharian ng Diyos ay nandoon sa kalawakan, sa gitna ng mga bituin. Ang iba naman nagsasabi na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng tao, ibig sabihin nasa puso. Ngunit pag tatanungin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nakakaalam sa lahat ng mga bagay, ay mayroon pong sagot na mababasa po natin sa sulat ni San Mateo sa chapter 21 verse 42-43 na ang kaharian ng Diyos ay kinuha ni Kristo mula sa bansang Israel, particularly mula sa Jerusalem, at ito'y ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga.
In English version, Jesus said unto them, did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. So hindi po natin kailangang wasakin o sirain man ang mga salita ni Kristo na siya ang nagsasabi at nagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay wala na doon sa bansang Israel. Wala na doon sa mga taga-Huda. Wala na doon sa Jerusalem. Wala na doon sa mga tao na hindi naniwala sa kanya, yung kanyang mga kalahi, yung mga Hudyo. Kinuha niya, malinaw na ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ibig sabihin, isang bansa na naging Kristiyanos na bansa. At walang ibang bansa na pinapapatunayan ng aming dakilang guro mula sa taong 1975 hanggang sa taong 2018. At ganun din na pinagpatuloy namin ang aral sa kaharian ng Diyos. Walang ibang bansa na pinapatunayan namin, lalong-lalo na sa aming dakilang guro na si mahal na Haring Philemon Ondokrian Dumansa, ang bansang Pilipinas lang. Para maintindihan po nating lubusan, ano na ba ang kaharian ng Diyos? Mga kapatid, kung iba't ibang pananampalataya ang titingnan natin sa kanilang opinion, ganun din sa kanilang sariling sagot, sa sariling paniniwala, sabi nila na ang kaharian ng Diyos, pag marinig nila ang title na The Kingdom of God, hindi mawawala sa kanilang isipan na ito ay isang sikta. At ang iba din ay magsasabi na ito ay isang relihiyon. Napakalaking mali po yan. Ang kaharian ng Diyos o The Kingdom of God ay hindi po yan isang sikta at hindi po yan isang relihiyon. Kasi pag sasabihin po natin, kingdom, kaharian, gobyerno po yan. Na ang namamahala tulad noon ay ang mga hari. Anong klaseng gobyerno? Hindi gobyerno na galing o gawa ng tao, kundi gobyerno na gawa o itinatag ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang kaharian ng Diyos ay isang divino gobyerno ng Diyos. Kung titingnan po natin ang mga nakaraan, kung ano ang unang istorya ng divino gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos, kailangan balikan po natin ang istorya ng kaharian ng Diyos na noong una ay ibinigay doon kay Israel. Sino nga ba si Israel? Alam natin na si Israel ay si Jacob. At si Jacob ay si Israel. At doon sa kanya ang pangako ng Diyos na magmumula kay Jacob na siyang si Israel ang mga hari sa lupa. Ibig sabihin, si Jacob ay ama ng mga hari sa kaharian ng Diyos. Kaya mula nang lumabas ang mga anak ni Israel sa pagkalipin sa bansang Ehipto sa loob ng 430 years,
mula positive 57 hanggang 487 sa loob ng 40 years at sa ika-430 years in the year 487 ay lumabas ang mga anak ni Israel sa Egypt sa pamamagitan ni Moses. Ano ang purpose ng Diyos na kailangang mailabas ang mga anak ni Israel mula sa bansang Ehipto sapagkat nakatakda na ang plano ng Diyos na ibibigay kay Israel ang kaharian ng Diyos. Ngunit matagal po ito naganap sapagkat ang mga anak ni Israel ay pinatira muna sa ilang, no? Pinatira sila doon sa wilderness, no? Ilang. Sa loob ng 40 years para sila'y turuan sa mga palatuntunan, sa mga batas at mga kautusan ng Diyos. Sapagkat yan po ang diwa ng kanyang gobyerno. So pinapraktis po yun, sinusunod sa mga anak ni Israel sa loob ng 40 years. Pagkatapos sa 40 years ay nakabalik sila doon sa lupang pangako o land of promise na tinawag noong Kanaan. Tinirahan ng mga anak ni Israel ang Kanaan na land of promise. Sa katagalan, ang land of promise ay naging bansang Israel hanggang ngayon. So may mga sukat ng panahon na ipinagkaloob ng Diyos. Kung pagbatayan po natin kung kailan naitatag ang gobyerno ng Diyos noon mula nang sila'y nakalabas sa Egypt in the year 487. Mayroong mga taon na ibinigay ng Diyos na pagkatapos ng 480 years mula 487. So ang sagot po niyan ay in the year 967 ay doon na itatag ang bahay ng Diyos na sintro o palatandaan sa panggobyerno ng Diyos. Meron siyang bahay na tinatayo doon sa banal na siyudad na Jerusalem. Kahit hindi pa po yun na itayo sa panahon ni Haring Solomon in the year 967, kasi pang 4 years yun ni Haring Solomon, kaya maghari si Haring Solomon in the year 963. Kaya sa panahon ni Haring David na ama ni Haring Solomon, doon pinapaalam ng Diyos sa mga tao. Sabi ng Diyos, hindi nyo ba nalalaman na ang kaharian ay ibinigay sa Israel sa panahon ni Haring David? Yun po ang divino gobyerno ng Diyos. Existing na po yan noon sa bansang Israel na Diyos ang nagpili sa kanyang hinirang na tinawag niyang pinahiran ng langis or the anointed one. Kung tatalakayin po natin yung salitang hinirang, yung anointed one, taong pinili ng Diyos, pinahiran ng langis, yung anointed one, ang ibig sabihin po noon ay Kristo o sugo. No? Sa Griego, Kristo. Sa Hebreo, Mesiyas. The Messiah. Na ang katumbas ay hari ng Israel.
Kaya bago pa si Jesus isinilang, may Kristo na po na nilagay doon sa Israel, sa dibino gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos. So saan po yan nag-umpisa? Kasi bawat kwento sa istorya, sa daigdig, ay meron pong umpisa. So kung tatanungin natin saan nag-umpisa ang istorya ng kaharian ng Diyos, doon po yan nag-umpisa sa lupang pangako. Meron pong right person na binigay ng Diyos, tulad ni Haring Saul, tulad ni Haring David, at tulad din ni Haring Solomon. Hanggang lumipas ang mga panahon na ang mga anak ni Israel ay binihag na naman sa panahon ni Haring Nabucodonosor, hari sa bansang Babylonia. So anong purpose kung bakit pinabihag ng Diyos ang mga anak ni Israel sa panahon ni Haring Nabucodonosor sa bansang Babylonia? Sapagkat doon niya pinapahiwatig na dito sa daigdig mayroong limang bansa na tatayo na magiging kaharian. Kaharian ng tao at maging kaharian ng Diyos. Kaya pinabihag niya ang mga taga-Jerusalem, dinala sa Babylonia, at doon sa Babylonia sa panahon ni Haring Nabucodonosor, doon pinapahayag o pinapakita ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ng panaginip. Kaya sinong nanaginip? Si Hari Nabucodonosor. Ngunit sa pagising niya kinabukasan ay nakalimutan na po niya ang buong panaginip. Kaya pinatawag niya ang kanyang mga manghula, yung kanyang mga alagad na mga propeta din sa Babylonia. May isa sa kanila ay hindi nakapagsabi. Kaya dumating sa punto na nag-order si Nabucodonosor sa pamamagitan ng kanyang kapitan si Ariok na patayin lahat ang mga propeta, yung mga tagahula doon sa Babylonia na hindi man nakahula o nakapagpakita sa kanyang panaginip. Kaya dumating po yan doon kay Propeta Daniel. Sino nga ba si Daniel? Isa sa mga Hudyo na naging bihag din sa Babylonia. Lalong-lalo na sa taong 606 BC. So yun ang taon na naging tanyag ang kaharian ng Babylonia. Kaya doon sa panaginip, pag-summarize po lang natin ito, mga kapatid. Ang panaginip ni Nabucodonosor ay isang larawan na ayon din pinapakita ng Diyos doon kay Propeta Daniel. Isang larawan ng tao na kakaiba. Bakit kakaiba? Sapagkat nahati sa lima. Na ang ulo ay ginto, yung breast and arms ay silver, ang tiyan ay bones, yung mga paa, yung binti, legs of iron, yun ang pang-apat, at ang panglima na bahagi ay yung nasa feet, part of clay and part of iron. So ngayon, binigyan ito ng kahulugan na ito ay sumasagisag sa mga kaharian na tatayo sa daigdig. Limang bansa na tatayo bilang kaharian sa buong mundo. Na ang ulo, hair of gold, yan po ang kaharian ng Medo-Persia.
sila ay nagahari sa loob ng 68 years mula 606 BC hanggang sa taong 538 BC. So natupad po ang panaginip. Kaya yung interpretation ni Daniel kung ano ang kahulugan ng panaginip ay naging totoo. Pagkatapos ng Babylonia, sumunod ang Medo-Persia. Ang Medo-Persia sa taong 538 BC hanggang sa taong 331 BC, ibig sabihin 207 years, yun ang hawakan ng Medes at Persia kay Darius sa Medes at Hari Ciro sa Persia. Si Hari Ciro, batay sa pagpapatunay ng Diyos, si Hari Ciro, mga kapatid, ay kakaiba sa naunang hari. Bakit? Sapagkat siya ay anointed one o sugo o Kristo ng Diyos. Ang kanyang sugo na isinulat niya sa pamagitan ng kanyang decree in the year 538 BC na ipatayo muli ang Jerusalem na sinira ni Nabucodonosor in the year 606 BC. So yun po ang kanyang sugo na pauwiin ang mga bihag mula sa Babylonia, pauwiin doon sa Jerusalem at itayo muli ang bahay ng Diyos. Kaya yan po ang kanyang sugo. Natupad din po yun. Ngayon, since limang bansa ang tatayo sa daigdig, yung Medo-Persia ay pangalawang bansa po yun, kaya meron pang pangatlo. Kaya ang pangatlo ay ang bansang Gresya na nag-umpisa sa paghari sa buong daigdig in the year 331 BC hanggang year 168 BC. Sa loob ng 163 years, pinanghahawakan ng Gresya sa pamagitan ni Alexander the Great ang buong mundo. So yun ang pangatlong bansa. Ang pang-apat ay ang Roma sa pamamagitan ng mga Caesars. Naghari ang Roma sa loob ng 644 years mula 168 BC hanggang 476 AD. Kung titingnan po natin sa paghahari ng Roma, ang katuparan sa hula ni Isaias na mayroong prophesied king ng bansang Israel ay nangyari na ang Israel ay under na ng bansang Roma. Kaya tinitingnan ng mga tao doon ang kanilang malaking pag-asa na mayroong isang hari na isisilang na magtataguyod muli sa kaharian ni Haring David. Ngayon, ang kanilang inaasahan ay hindi man nila pinaniniwalaan sa aktwal. Nung lumabas ang ating Panginoong Hesukristo na ang pattern ng kanyang sinusunod ay hindi man yung pattern ni Haring David na pinatayo ni Haring David ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng maraming digmaan. Ngayon, anong pattern ang sinunod ni Kristo sa pagpapakilala sa kanyang sarili bilang hari sa bansang Israel, yung pattern doon kay Haring Solomon? Kung basahin po natin ang Ecclesiastes 1:1, ang mangangaral, sabi doon, ang mangangaral na anak ni David na hari sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang hari sa Jerusalem, sa kaharian ng Diyos noon, kung kay Haring Solomon ang pattern na titingnan natin, ay isang mangangaral. Kaya yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, lumabas siya bilang
isang mangangaral, hindi bilang isang mandirigma na inasahan ng mga Hudyo. Kasi yung Israel ay under na ng mga Romano, nais nilang magkaroon ng kalayaan mula sa bansang Roma. Nais nilang maitatag muli ang kaharian na noon ay sa panahon ni Haring David nagkaroon ng digmaan. So yun ang kanilang expectation. Ngunit hindi nila alam na ang patong na sinunod ng Kristo ay yung patong kay Haring Solomon na bilang isang mangangaral. Kaya pagbasahin po natin ang Lucas 4:43, sabi ni Panginoong Jesucristo na kailangan i-aral ko ang kaharian ng Diyos sa lahat ng mga bayan sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Ano ang aral ni Kristo bilang isang mangangaral kaharian ng Diyos? Ngunit ang kanyang pangangaral sa kaharian ng Diyos ay punong-puno ng lihim sapagkat dinaan po niya ito sa maraming mga talinghaga na hindi naintindihan ng mga Hudyo. So yun po ang pagtatago ng kaharian ng Diyos. Kaya sa kanyang panahon, para matupad na ang Diyos sa Israel ay doon na sa silangan, sa mga pulo ng dagat, italuwalhati, ibig sabihin, may plano na ang Diyos na siya'y aalis sa bansang Israel. Kasi pang-apat pa lang no, na bansa ang lumitaw na hari sa buong daigdig, yung Rome. Ngayon, mayroong panglima. Ngayon, para mahanap natin kung anong bansa ang panglima na walang panganim, yung last part sa larawan, feet part of clay and part of iron. So isang bansa po yan na tugma doon sa sinabi ni Kristo na aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, saan inalis? Sa bansang Israel, at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yung bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos o the kingdom of God, ang location po niyan ay nasa silangan. At ang kanyang description ay mga pulo ng dagat. At sabi ni Kristo, bansa na magkakabunga. Anong bunga ng bansa na yan? Bunga ng makakristong pananampalataya o isang bansa na maging Kristiyano. Ngayon, may sukat na panahon. Kung batayan po natin ang galaw dito sa daigdig, bawat plano ng Diyos ay may sukat o takdang panahon. May appointed time na 2,520 years. Yung kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo, yun po ang kaharian na doon sa mga kamay ni Haring Solomon. At natapos ang kaharian o paghari ni Haring Solomon in the year -997 BC. Yun po ang sukat ng panahon na nilipat ng Diyos. Pinakuha ni Kristo. Kinuha ni Kristo. Si Kristo ang naglipat sa kaharian ng Diyos. Mula doon sa 997 BC through the appointed time na 2,520, pag i-subtract po natin yan, ang sagot ay 1523. Hanap po tayo sa buong daigdig ng isang bansa na ang location ay silanganan, description, mga pulo ng dagat, na naging Kristiyanos, nagbubunga ng makakristong pananampalataya in the year 1523. Hindi po tayo makahanap ng isang bansa na ayon sa sukat, tugma sa sukat na 1523, walang iba bansang Pilipinas. Kaya matagal na po itong naibigay ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Ito yung pinapatunayan na bansa ng aming dakilang guro, Mahal Nari Pilimon Ondo Priambo Mansa. Siya ang nag-reveal
na ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos, bansang Pilipinas. Kailan ito na isagawa ang pagbigay? 1523. Kaya nagmadali ang Diyos sa 1521 sa pamamagitan ni Father Pedro Valderrama, naging Kristiyanos ang mga Pilipino, lalong-lalo na doon sa Parian, Cebu. No, umpisa noong April 14, 1521. 2 years after, in the year 1523, nagbubunga na ang buong bansa, naging Kristiyanos na bansa. The only Christian country in the Far East, itong bansang Pilipinas. Kaya yan po na nandito na nakatago, no, sa bansang Pilipinas, hindi patanyag. Ngayon ay may mga sukat na naman na panahon na yung kaharian na ibalik dito sa Pilipinas ay yung pato naman na tinitingnan ng Diyos, kasi inalis na, wala na yung lumang Jerusalem, nakapropesiya na yung pagdating ng bagong Jerusalem. So, saan ba darating yung bagong Jerusalem? Mga kapatid, kung alamin natin ang Jerusalem, ito po'y banal na siyudad. Noon ha, sa bansang Israel. Kaya tawagin natin lumang Jerusalem to justify na merong bagong Jerusalem o New Jerusalem. Ang Jerusalem po na bilang banal na siyudad, ayan po ang kapital ng the Kingdom of God noon. So, sentro ng pamamahala ng Diyos sa kaniyang divine government noon sa bansang Israel ay ang Jerusalem. Capital city of the Kingdom of God ang Jerusalem bilang banal na siyudad, at sa Jerusalem na itayo ni Haring Solomon ang bahay ng Diyos. Bilang palatandaan na ang Diyos ay nakatira doon sa Jerusalem. So ngayon na wala na doon ang kaharian ng Diyos, wala na rin doon ang diwa ng banal na siyudad. Kahit physically, until at present, makikita nyo pa rin ang Jerusalem. Pero yung kapangyarihan ng kaharian ng Diyos ay wala na doon. Yung diwa din ng lupang pangako na naging bansang Israel, yung diwa sa lupang pangako, wala na rin doon sa bansang Israel. Nailipat na lahat dito sa bansang Pilipinas bilang palatandaan na ito yung bansang hinirang. Sinong naghirang? Ang Diyos. Kaya isa-isahin po natin ito. One at a time. Focus po muna tayo sa banal na siyudad. Ngayon, ano ang kaugnayan sa banal na siyudad at sa lupang pangako? Ang banal na siyudad, mga kapatid, ay nasa loob lang po iyan ng lupang pangako. Kaya dito sa bansang Pilipinas, kailangan maihayag ang diwa kung nasaan na ang lupang pangako. Kaya bilang sugo ng Diyos, ang ating dakilang ama, Dr. Jose Rizal, siya ang nagsabi na Mindanao is the land of promise, o Mindanao, lupang pangako. Kailan po yan nasabi ng ating dakilang ama, Dr. Jose Protasio Rizal, nung dumating siya dito sa Dapitan noong July 17, 1892, sa alas 7 ng gabi, siya po ang nagdeklara na Mindanao is the land of promise. Hindi lang binigyan ng karamihan kung ano ang hiwaga sa pagkasabi ni Dr. Rizal na Mindanao is the land of promise. Yun po ang pagpapatunay na wala na sa bansang Israel
yung kapangyarihan, yung basbas ng lupang pangako ay nailipat na dito sa Pilipinas. So wala sa Luzon, wala sa Visayas, kaya nandito sa Mindanao. Ngayon, ang pagdating doon ng banal na siyudad na nakita ni Juan, no, sa kaniyang vision na ang banal na siyudad na siyang bagong Jerusalem ay inihanda sa isang kasalan ng kordero. So yung kordero po, yun ang Kristo. Ibig sabihin, dito sa bansang Pilipinas, lalabas ang sugo para sa bagong Jerusalem dito sa Mindanao, dito sa lupang pangako ayon kay Dr. Jose Rizal. Kaya merong mga ngaral sa kaharian ng Diyos, hindi po yan lalabas o isilang doon sa Luzon. Hindi po isilang yung mga ngaral ng kaharian ng Diyos na siyang magiging founder ng kaharian ng Diyos. Hindi sa Visayas, kundi dito sa lupang pangako. Sapagkat ang diwa ng bagong Jerusalem ay ang katauhan ni Jacob. Ang katauhan ni Israel na siyang binigyan ng kaharian ng Diyos. Na noon, yung bato na pinatayo ni Jacob bilang alaala, palatandaan na nakita niya ang bahay ng Diyos, na nalaman niya na ang Diyos ay nakatira sa loob ng lupang pangako. Kaya yung bato na pinatayo niya, binuhusan ng langis, sabi niya ang batong ito ay maging bahay ng Diyos. Ibig sabihin, maitayo ang bahay ng Diyos sa loob ng lupang pangako. Kaya dito din sa Pilipinas, ang banal na siyudad na siyang bagong Jerusalem sa hula ay lilitaw din sa lupang pangako. So dito sa Mindanao. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ay gagamit po siya ng mga magiging kasangkapan sa pagpapatupad ng kanyang dakilang panukala o plano para maihayag ang kanyang mga lihim dito sa bansang Pilipinas. So ang diwa, o ulitin ko po sa inyo na ang diwa ng bagong Jerusalem ay banal na siyudad. So ang tanong, meron bang banal na siyudad dito sa Pilipinas? Lumitaw ba ang banal na siyudad sa loob ng lupang pangako, particularly dito sa Mindanao? Yes, mga kapatid. Sa pamagitan ng Presidential Decree No. 108, issued January 24, 1973, na ang siyudad sa Dapitan ay maging banal na siyudad sa buong Pilipinas. Wala na pong ibang banal na siyudad ang Pilipinas. So, may katanungan, bakit hindi ginawang banal na siyudad ang Cebu City? So, in fact, doon nag-umpisa ang pagbubunga ng Christian belief on April 14, 1521, doon mismo sa Parian. Mga sa loob yan ng Cebu City. Bakit hindi Cebu City ang ginawang banal na siyudad? Sapagkat hindi sa Visayas ang lupang pangako. So may pattern ng Diyos na noon. Bakit may pattern? Sapagkat nakasulat po yan na the thing that hath been, it is that which shall be. And that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Na yung nangyari ay siyang nangyari ulit, at yung nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Kaya yung
repeats itself. Kaya yung mga kaganapan doon sa bansang Israel, lalo-lalo na sa mga lihim ng Diyos, yung mga bagay ng Diyos ay dito po yan na ilipat sa Pilipinas. Ayan po ang dahilan kung bakit ang banal na siyudad ay lumitaw sa loob lamang ng lupang pangako. Yan po ang isa sa mga palatandaan sa kaharian ng Diyos na nailipat na po dito sa bansang Pilipinas. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin na. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin.